mangarap ka. Okay, nangarap ka naman, 'di ba? Sino sa atin hindi nangarap? 'Di ba lahat tayo nangarap? Nangarap tayo. Pero baka kailangan you have to revisit your dream. Right, so Universe, magandang hapon. Magkape po tayo. We just arrived from Clark. Nag-ice lang tayo para mukha tayong fresh ulit. Galing tayo kay Ma'am Rosie Wu sa LaForge's. LaForge's Designs Incorporated. Sa mga nangailangan ng lights, chandeliers, and others. So, PM lang kayo sa kanya, nandiyan kanyang page. Thank you very much, Ma'am Rosie Wu. Nag-TikTok din kami. Pwede ba lagay yung TikTok pero walang sounds pag TikTok niya? Okay, so, ang dami nating mga learnings kanina while we are having our conversation, Ma'am Rosie. Thank you very much, Ma'am. Ibalayin natin yung vlog yung mga lahat ng mga sinasabi ni Ma'am kanina. But anyway, so, itong vlog po na to para sa lahat ng mga yung nagtatanong ba sa sarili nila yung yayaman pa ba ako? Alam mo, di ba may mga ganong tanong? Natanong mo yun, Sir, minsan, nung una sa buhay mo. Matalas kong natanong yan, sabi, yayaman pa ba kami? Alam mo, ganito, Jennifer, habang tinatanong mo yan, alam mo ba na may chance kang yumaman? Lalo ikaw na nagtanong yan. Kasi alam mo, there is something that is missing. Na alam mo na hindi ka pa rin okay. Okay? Alam mo, marami nagsasabi kasi sa atin, like kanina nag-usap kami ni Miss Rosie, meron daw siyang kausap, sabi niya, I'm okay, I'm okay. Alam niyo yung, pag sinabi mo okay, hindi ko alam kung okay ka nga ba talaga. Kasi one time, nag-coach ako, sabi niya, sabi ko, you have to do this, you have to launch these things, para magkaroon ka ng pera, something like that. Sabi niya, Doc, I'm okay. Alam niyo po ba sa akin, ha? Personal ko lang naman to, pag hindi, habang hindi ka pa nakakabili ng gusto mo talaga ng anytime, at any given time, gusto mong bumili. For example, ngayon, meron kang gustong bilhin na shoes. Pag hindi mo pa siya mabili ngayon, you're not yet okay. Financially, ah, doon tayo nag-uusap. Or for example naman, gusto mong mag-travel, gusto mong, let's assume na pwede na tayong talaga mag-travel na hindi masyado mahigpit. Gusto mong punta ng Boracay. Hanggat hindi mo kaya magpunta dyan, you're not yet okay. Alright? So, wag nating misan, wag nating dayain ang sarili natin. Alright? Pag hindi mo pa nagagawa yan, tapos, yung nga isang panuntunan namin kanina, sabi namin ni Ma'am Rosie, so kahit magkaroon ka lang ng emergency funds like 3 months expenses mo, kung wala pa rin yan, you're not yet okay. Alright? So, lilinawin natin yung concept na yun. Wag natin, kung hindi talaga tayo okay financially, sabihin natin, hindi tayo okay. Diba? Aminin lang natin yung sa sarili natin para gagawa tayo ng hakbang para maging okay tayo. Okay? So, sa lahat ng mga nangangarap na mayaman, o yumaman, yung mga nagtatanong na, yayaman pa ba ako, Doc? So, yun yung una mong aminin sa sarili natin. Huwag natin dayain ang sarili natin sa mga bagay na wala pa sa atin. Okay? Huwag tayong magpa-ano dun sa mga old concept na maraming beses ko nang binanggit siya sa mga vlogs ko. Na you're okay, okay ka naman. Hindi ka ako okay, sabihin mo, di ba? Ang dami ko pang utang na dapat bayaran, so I'm not okay. Marami pa akong gustong ma-achieve sa buhay ko, so I'm not yet okay. Gusto ko pa mag-drive ng car na gusto ko yung coaching, gusto ko talaga. So wala pa yun, I'm not yet okay. Gusto ko tumira ako sa bahay na gusto ko, I'm not yet okay. Okay? So, huwag tayong magpadaya. That's the first step. Kung gusto mong yumaman, huwag tayong magpadaya. Litin ko ah, number one, aminin mo that you're not yet okay, alright? So, second na dapat natin gawin sa lahat ng mga nangangarap yumaman. Gusto mo yumaman, medyo natatagalan ka na. So, ito yung isa mo pang dapat gawin. Dapat, hindi ka mas, alam mo yung kanina nagbibiruan kami sa sakyan eh, na ang middle name ko po kasi Di Makali. So, dapat, hindi, joke lang namin Di Makali, pero dabu po ako. So, dapat medyo hindi tayo makali. Alam mo yung huwag tayo maging comfortable dyan sa kinaroroonan mo ngayon. Medyo gagalaw tayo ng konti. Hindi ka dapat nakakali sa status mo sa buhay. Alam mo yung pag tininan mo pag nagtanungan, magkano ba yung bank account mo? Wala eh. Pag wala, tininan mo yung pera mo sa bank account mo, wala. Dapat hindi ka nakakali. Pag chinek mo ATM mo, parang almost anong tawag doon? Minimum. Kung minimum lang ang niyan, dapat hindi ka makali. Okay? So kung pag halimbawa
ano mo sarili mo na, ano ko, what if magkaroon ng emergency sa bahay? What if magkaroon ng biglang kailangan na 5,000? Wala kang malabas na 5,000. Dapat hindi ka makali. Gawin mong characteristic, katangian, ang di ka nakakali. Hanggat hindi mo nasushoot ang sarili mo doon sa komportabling buhay, doon sa masaganang buhay, hindi ka dapat makali. Okay? So, ibig sabihin, dyan sa kinalalagyan mong trabaho, kung wala kang future, wala kang chance talaga, pag tinignan mo yan, pag nag-project ka, pag nag-stay ako dito, Doc, 5 years, ganito ang ano ko, hindi pa rin ako ubra. So, huwag kang makali dyan. Dyan sa lugar na kinaroroonan mo, kung talagang kahit anong gawin mo, hindi pa rin magkakaroon ng improvement ang finances mo. Dapat hindi ka pa rin makali. Lagi kang, ayahan mo na, bansagan kang di makali. Kasi alam niyo po, kaya sabi ng mga klasiko ganun, mula pa nung college, mula pa nung di talaga ako makali. Nagbabasa sa library, ako hindi, gagala ako, hindi ako makali. Tapos nagsabay-sabay po kami magtrabaho sa public, magturo. After 7 years, nag-resign ako kasi di ako makali. Umalis ako, sabi ko, ayoko, mag-resign ako. Tapos nagpunta ako sa Manila, I worked there sa NGO. Naka-apat ako kasi di ako makali. Tapos nag-resign ako, umuwi ako dito, hindi rin ako makali. So, hanggat hindi tingin mo, hindi to ata madi-deliver yung purpose ko sa buhay. O hindi yata ako dito magkakaroon ng income na gusto ko. Okay lang yon. Alright? Okay lang. Right? Okay, next. Number three, doon sa mga nangangarap na yayaman ka pa. Okay, so eto, pangatlo na dapat mong gawin. Baguhin mo yung pangarap mo. Di ba lagi natin sinasabi, mangarap ka. Okay, nangarap ka naman, di ba? Sino sa atin di nangarap? Di ba lahat tayo nangarap? Nangarap tayo. Pero baka kailangan you have to revisit your dream. Misa kasi ang pangarap natin, napakababaw, di ba? Makaraos lang, makaganon. Hindi, baguhin mo yung pangarap mo. Kaya ang challenge ko ngayon, ngayon 2021, kanina kasi na, hindi ko lang, narinig ko ba ito sa kanta? Ito yung number three. Magsimula ang mangarap sa ganito. Parang gusto ko yung lights dito. Ayun, sir, oh. Parang mas gusto ko yung liwanag doon. Ayun, nag-aagaw liwanag, dilim. Si Doc ba? Di ako makali, pati sa upuan, no? Sabi ng team ko, likot nito. Ayan, di na. Parang mas gusto ko yung liwanag yan. Okay? So, ganito. Simula mo sa ganitong pangarap. Tung 2021, huwag kang pumayag. This 2021, hindi ma-double ang income mo. Ang targetin mo talaga, I should double my income. You should double your income. For example, ang income mo ngayon, 15,000. Dapat at the end of the year, 2021, i-double mo yan. Ang targetin mo, maging 30,000 yan. Okay? So sa lahat ng nangangarap yung mama, umupo ka ngayon, kung meron ka mali na negosyo, OFW ka, o empleyado ka, sa anumang paraan, kailangan baguhin ko tong income ko. Doon ka magsimula. Magsimula ka sa pinanggagaling, sa magiging pera mo. Okay? Ilista mo na ngayon. Pangarapin mo na yan. Double your income this 2021. Huwag kang, delivers eto ha, sabihin ko na po sa inyo, tapas ko yung salamin ko. Huwag kang pumayag na matapos na naman ang 2020 na hindi nababago yung payslip mo, hindi nababago yung account mo, hindi nababago yung wallet mo pagdating ng end of the month. Dapat madouble yan. Okay? At para madouble yan, eto, number 4, innovate. Di ba like natin narinig yung innovate? Eto, itong innovate, ang sinasabi sa inyo ng innovate. Innovate your source of income. Hindi lang mag-innovate tayo sa buhay natin, sa sistema natin. Hindi. Pati kung paano ka magkapera, may kasamang innovation. Baguhin natin ang paraan ng innovation. Then, iniisip natin ang innovation, parang ano lang yan, parang pang-technology, pang-malalaking kumpanya. Hindi po. Ang innovation, ibig sabihin, makapasin, ang innovation, pati, alam mo ba, pwede mong i-apply yung innovation kahit na sa paano ka magkakaroon ng income. Alam mo ba, tinan mo yung kaibigan mo, o yung katabi mo ngayon, tinan mo. Sa pamamagitan ng katabi mo na ngayon, pag nag-isip ka ng innovation, kikita ka ng pera sa katabi mo. Iba na yung paraan ngayon ng pagkita ng pera, mga kapatid. Hindi na pag ano lang ng pawis. Sa pamamagitan lang ng pag-iisip mo, magkakaroon ka ng pera. Ang dami na nating vlogs about that. Innovate how you earn money. Okay? Maraming paraan. Magbuta sa online, buta sa ibigan mo. Partnership, napakadami ko na pong vlogs about that. Okay? Isipin mo ngayon, umupo ka ngayon. Diba ang challenge ko kanina sa'yo, number 3, double your income. Okay? So kung, eto specific na tayo mga delivers ha. Kung, yun nga, kung 15,000,
i-target mo November 30,000 ang income mo a month. Okay? So, yung number 4, ito na yung how paano. Innovate. Innovation. Alright? So, ano ka, umipa ka ng landas, sabi mo, lahat kayo nagpapagod para umaman, ako hindi. Sisimple lang ako. Di ba? Mag-meron lang akong message, magkakaroon na ako ng pera. Madaming paraan, go back to my vlog. Parang kanina, I was talking to my team. Sabi ko, gusto nyo ba ng camera? Bibili tayo ng camera, pero hindi tayo pupunta sa mall. Magkakaroon tayo ng camera. It's innovation. Sabi nila, paano yun, Doc? Eh, kasi nga, marami ng paraan ngayon. Hindi natin ginagamit ang binigay sa atin ni Lord na blessing, na technology, connections, network, and all. Online, di ba? Binigay lahat sa atin ni Lord yan. Ani natin yan kung hindi ka magpapakayaman. Kanina, nag-enroll ako sa AIM, di ba? Sabi ko po sa inyo, nakabayad ako nang nandito lang ako. Without using my bank, without using my ATM, without using my bank account. Dok, paano nangyari? Innovation. Di ba? Magkakaroon kami ng camera na hindi ako pupunta sa malls. Sabi ko sa, bigyan niya ako ng specification ba yun, specs ng camera and all. Tapos darating sa amin ang camera. Dok, paano mangyayari? Innovation. Innovate your way of living, kapatid. Maraming paraan. Di ba, minsan eh, di ka ba nagtataka, nakaupo ka lang, nakakain ka ng salad na gusto mo, nakakadating pagkain sa'yo. That's innovation. Take advantage of the innovation ngayon. Wala nang imposible ngayon, kapatid. Okay? So, litin natin sa lahat ng mga gusto kong umaman. So, yun yung dapat lang natin gawin. Una, aminin mo na you're not yet okay. Okay? Para gagawa ka ng paraan. Second, di ka dapat makali. Huwag kang makali, kapatid. Lakad ka ng lakad. Usap ka ng usap sa mga tao. Go ka lang ng go kung saan. Okay? Huwag kang makali. Alright? And number 3, yan. Challenge natin sa inyo. Double your income in 2021. And innovate how you earn money. Okay? Innovation is the key. Alright? Okay, so maraming salamat. Sana nakatulong sa atin ang ating vlog na to. Yayaman ka, kapatid. Sabay-sabay tayo. Okay? Simple lang. Apat na paraan. Yayaman ka. Okay? Alright, so please share this video sa lahat makibigay natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at mula dati buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.